And what's up pagan sa inyo mga tropa? Ngayong araw guys, ay samahan niyo naman akong bisitahin ang isa na namang malupit na breeder mula pa sa San Luis, Batangas na kumita na po ng milyon-milyon dahil lang sa pag-aalaga ng kambing. Yan ang panghinihintay natin? Let's go! And welcome back again mga tropa dito sa BJ and Backer TV. And for today's video nga ay nandito na po tayo sa kambingan ni Sir Gerald Glenn Hernandez. Ayan, so time check around 8 AM na po ng umaga at hinihintay lang po natin si Sir Gerald na dumating dito sa kanyang kambingan. So nauna nga po tayong dumating dito sa kanila dahil sabi ni Sir parang nasa palengke pa po daw siya, namimili po ata. Ayan. So kung napansin nyo mga tropa, napakaganda po ng location ni Sir Gerald Glenn ng kanyang kambingan. Kaya napakadaming puno, napakalamig ng lugar niya. Kita nyo naman yung kulungan niya, sobrang lilong po, gawa ng mga punong nakapaligid. Napakaganda po niya para sa ating mga alaga. Sa ganon, mas maging komportable po sila sa kanilang mga kulungan. So etong part na to, nandito yung kanyang dalawang bak na pang stud service. So yung mga dumadayo mga tropa, dito po yung pasok nila at dito nagsesesyon ng stud service yung kanyang dalawang nagagwapuhang bak. At eto ipapakita ko po sa inyo yung kanyang dalawang bak dito na pogi-pogi mga tropa. Ayan. So isang dappled at isang red. Palabasin natin. Ayan. Yun o. Grabe mga tropa, ang laki ng ulo. So ito ay kung di ako nagkakamali ay US dappled line din na full blood red bower buck. Ayan. So ito nga po pala yung mga dinadayo nung mga taga dito sa San Luis at sa iba't ibang lugar dito sa Taal. Dito po sila dumadayo kay Sir Gerald. Ayan. Tapos ayun yung dappled. So isa rin ako sa nakasubaybay sa unti-unting pagganda ng mga alaga ni Sir Gerald since na yung dati niyang kambing dito nakaunahang full blood. Hindi ako nagkakamali ay yung si Nguso, yung traditional buck na napakarami ding nalahian at dinadayo po talaga dito sa lugar nila. Ito yung kanyang red buck at yung dappled buck niya ay titingnan din natin dito sa kabilang lugar. So pasukin na po natin mga tropa. So sorry na agad Sir Gerald kung ako'y nauna dito sa iyong kambingan at na-excite lang ako talaga makita yung mga nagagandahan mong alaga. Ayan. Ayan o, napakatikas mga tropa. Ito yung kanyang dappled buck. Ayan o, pogi-pogi mga tropa. So yung una niyang stud dito ay si Nguso, yung traditional bower buck na parang 500k lines yun. So ito naman yung mga sumunod na materialis niyang pang stud service. Ayan o, napaka-pogi. So ito ay red bower buck na dappled. Ayan mga tropa, quality. So napansin ko nga na si Sir Gerald ay ang daming sumusuporta sa kanya at ang daming dumadayo dito para magpastad nga sa kanyang kambing. At kitang-kita niyo naman mga tropa na talagang quality ang kanya materialis. Yan o. Ang babait pa ng barako niya. Yun o. Nalapad ang katawan. Lakad ka. Lakad ka, pogi. Yan. So dito naman mga tropa, nandito yung kanya mga inahin at yung iba niya pong kulungan. Ayan. So habang hinihintay natin si Sir Gerald para nga ma-interview natin siya at malaman natin yung kwento niya kung paano siya nag-umpisa, ay uunahan na po natin siyang
Unahan na po natin siyang bisitahin ng kanyang mga alaga dito since nawala pa po siya dito sa kanyang kambingan. So, tayo nga pala ay galing pang trabaho. Panggabi tayo. Lumabas ako ngayong umaga, 6 a.m. Dumiretso na po ako dito sa kanilang lugar para nga po mag-vlog. Ayan. So kung napansin niya, ito yung mga barako niya. Nandito iba niyang kulungan. Ang ganda po ng setup ng kulungan niya. Napakalamig po dito sa lugar niya po. Ayan, so may mga alpa siya ditong kambing. Ayan, mga quality. Ito, isang black. Black boar doe. So, napakaganda, mga tropa. At ito, isang spotted dappled na red boar doe. So, napakaganda po ng quality. Oh. Lapad ng katawan. Ang ganda ng ulo. So, unahin natin, mga tropa, yung nandito nakakulong. So, parang meron nga siyang available ditong pinos. Hindi ako nakakamali, baka ito yung tatlong to. You know, ang gaganda mga tropa. So lahat to ay doling. Ayan, isang black dappled doling. Isang black boar doe. At isang traditional boar doe na quality mga tropa. Ayan. So napansin ko yung mga pakain niya po dito ay silage. Kitang-kita niya mga tropa na tagang ginagastusan niya po ang kanyang mga alaga. Since na ang mga kambing po natin ay hindi basta-basta at medyo mga mamahalin po talaga, ay sinusuportahan niya to ng mga silage. Ayan. Ayan oh. Gaganda. So ito, triplets oh. Ang galing ng inahin. Nandun yung dalawang anak sa kabila. Ayan. So kung napansin nyo, mga kumpanya rin po ay ipil-ipil. So, napakasarap na pakain niya para sa mga alaga nating kambing. Ayan oh. At ito yung likod ng kanyang kambingan. Meron din siya mga tanim dito ng mga ipil-ipil, may mga damo, at iba't iba pong source ng pagkain na pwede natin panguhanan. Ayan yung isa sa pinakamagandang ihanda nyo once na gusto nyo mag-alaga ng kambing, ay yung source ng pagkain na pwede natin kuhanan. Yun o, dami. So dito naman mga tropa, ay yung ibang kulungan niya ng mga inahin niyang kambing na napapanood natin sa kanyang pagbablog din. So si Sir Glenn, Gerald Glenn ay nagbablog din po mga tropa, kaya suportahan nyo po ang kanyang Facebook page. Ayan. Ito, nakita ko. Napakaganda ng doon na to. Ang lapad po ng mga katawan. So kung di ako nagkakamali, si Sir Gerald ay nagtsaga rin pagandahin ang kanyang mga materyales sa pamamagitan po ng pag-upgrade. At hindi po siya totally bumibili ng mga imported kung hindi ako nagkakamali. Nagtsaga siya pagandahin yung sarili niyang palahe. At ito ang resulta, ang gaganda mga tropa. Ayan. You know? Gaganda ng mga kambing niya dito. So nandito naman, meron siya dito ng ibang mga inahin na nakakulong. Hindi ko lang alam kung mga buntis na ito. Ayan o, oh. Malulusog po ang kanya mga kambing. Napansin ko rin mga tropa na ang ganda ng flooring ng kulungan niya. Ayan o, oh, ang lalapad ng ano. Hindi ko alam kung anong kahoy ito. Napakaganda po para sa mga kambing natin. Napakatibay o. Oh. Dito mga tropa, ayan. So sorry na agad Sir Gerald, pinasok ko na ang iyong kambingan. Ito, may isang inahin na napakalaki ng katawan. Hindi ko lang alam kung buntis ito mga tropa. Ayan. At ito, meron siya ditong, kung di ako nakakamali, parang tumbo ito. Taga pampahit na mga doe. Nakakatulong po magpahit. Mahalaga din po yan sa kambingan. Make sure lang natin na tumbo yung bibilihin nyo o yung natanggalan po ng parang pinakaitlog para hindi makalahi. Nakakatulong yan para mag-hit po yung mga doe natin na ayaw agad mag-hit. Rurumansahin niya yan. Ito, napakaganda ng dalawang red doe na nandito mga tropa. Oh. You know? Masarap nga po mag-alaga ng kambing pagka malulusog sila. At the same time, quality yung alagaan mo ay sulit na sulit po ang pagod. Ayan, ito kung napansin nyo. Ito rin yung iba niya mga kambing nandito nakalagay. At meron din siyang alpasan o pinaka-playground ng kambing niya. Ganda yan mga tropa, para sa ganon, pagkakain nila, nakakalakad-lakad po sila at nakakapag-exercise. Ayan o, may mga puno dito ng kawayan, napakalamig po niyan sa kambingan po natin. At the same time, mapapakinabangan mo pagka yung taga na sa panahon, yung tinatawag na hinug na yung pinaka-kawayan, magagamit po natin yan ang kulungan ng kambing natin. Ayan, so nandito yung iba niyang kambing, ito isang black boar doe na may anak. Na traditional yun, tsaka yung isa. Tara, pasukin natin yung nandito sa kabila.
Abang hinihintay natin si Sir Gerald para sa ganun mapanood natin at mapakinggan natin yung kanyang kwento dito kung paano siya nag-umpisa, ay inunahan na po natin siyang pasukin itong kanyang kambingan. Ayan. So eto yung kanyang traditional Bower Dough. Napanood natin sa kanyang mga video. Meron siya ditong mga quality doubled Bower Dough na black. Ayan. So kung mamimili ka talaga ng black Bower Dough o black doubled, talagang kinakailangan mong maghanda ng budget na sabihin natin sa mga 100k pataas. O kung suswertehin ka, may mabibili ka mga 90k, 80k, swerte ka na. Pero pag gusto mo ng quality, kailangan mo mamuhunan. Ayan o, kita nyo, itong isang red Bower Dough dito. Napakaganda mga tropa. Ang ganda ng kasa niya. Oh. Yun, parang gusto sumama sa atin. Napakaganda. Tingnan natin itong ilan niya dito nakalagay. At yan, may napansin ako, meron pa pala siyang alaga ditong baka. Na talagang kinukumpay niya dito ng silage. Ayan. So pera na rin talaga yung kinukumpay sa mga alaga. Kasi di ba pag kumukuha tayo ng mga damo, libre lang. Yung mga silage, binibili po yan mga tropa. Itong kambing niya, bait itong isa. Oh. Ang ganda. Ito, may black dapple dito. Ito, kumakain ng pigs. Ang ganda, black dapple, Bower Dough. Sarap iuwi. Yan o, mga quality. Ganito mga pangarap nating kambing mga tropa. Ayan. Ito, ang ganda rin. So, mga quality na kambing ay nandito kay Sir Gerald Glenn. Alam naman natin na napakarami pong quality ng kambing dito sa Batangas. Hindi lang po sa Batangas, buong Pilipinas. Ang dami na po nagbibreed ng magagandang kambing. At isa na po si Sir Gerald Glenn sa meron po noon. Ayan. Ang ganda po ng kulungan niya, pati ng ventilation. Ang lamig. Ayan o, luwag. Ang ganda dito para sa mga iwawali mo na bisiro. Sasama-samahin mo dyan. Ito, meron din siya dito ng quality red Bower Dough. Inahin. Parang buntis na to mga tropa. So maya-maya na konti. Darating na dito si Sir Gerald Glenn at papanoodin nyo yung kanyang kwento. So katunayan, may nauna na sa ating vlogger na nag-vlog dito noong nakaraan. Pero tayo talaga yung dapat mauna dito pumunta, hindi lang natuloy-tuloy. So tayo yung pangalawang magbablog dito sa kambingan niya. So isang karangalan po makarating dito. At makakita po yung mga nagagandahang alaga ni Sir Gerald Glenn. Ayan, nagbabaan po yung kambing. Tingnan nyo mabuti. Gaganda po niya, no? Yun, no? So mamaya mga tropa, i-update ko kayo once na nandito na po si Sir Gerald Glenn at alamin po natin kung paano niya napaganda ang kanyang kambingan at kung paano po siya nag-umpisa. So dito ko na muna tatapusin etong video na to. Abangan nyo po ang part 2 ng pagpunta natin dito sa kanya at mapanood po natin yung kanyang kwento dito sa kanyang kambingan. So maraming salamat sa inyong lubos sa panonood and God bless.